Magandang araw mga tagigenyos! Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakayin ng mga ito, kasama po natin ang ating Majority Floor Leader, Konsehal Attorney Darwin Ikay. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat Konsehala Beng. Ngayong araw, September 15, 2021, ating tatalakayin National Cleanup Month 2021, Taguig City Extends Help for Mental Health Concerns, Violations Report, COVID-19 Case Update, at Vaccination Update sa Lungsod ng Taguig. National Cleanup Month 2021, ipakita ang iyong pagmamahal at malasakit sa ating kapaligiran. Makiisa sa ating pagdiriwang ngayong buwan ng National Cleanup Month. Ipahatid ang inyong suporta sa pamamagitan ng paglilinis sa inyong tahanan at kapaligiran para tiling malinis ang ating mga bakuran. Ang proyektong ito ay handog ng lokal na pamahalaan ng Taguig sa pakikipagtulungan ng City Environment and Natural Resources Office or CENRO. Patuloy na pinapaalalahan ng lahat ang pangalagaan ng kalusugan at laging sumunod sa mga health and safety protocols upang maiwasan ang pagtaas ng mga kaso sa COVID-19 sa lungsod. Sa panahon ng pandemya, ang kalinisan ay kaligtasan. Taguig City extends help for mental health concerns. Tulad ng pagpapahalaga natin sa ating physical na kalusugan, ang mental health ng bawat isa ay mahalaga, lalo na sa panahon ng pandemya. Ang kasalukuyang sitwasyon na ating hinaharap ay matinding nakakaapekto sa mga tao na kailangang bigyan ng agarang tugon. Pinapaalala ng lungsod ng Taguig na ang teleconsultations hotlines ay bukas na bukas para sa inyong mga mental health concerns. Maaari lamang kayong tumawag at magpa-schedule sa mga sumusunod na numero na ka-flash sa inyong screens. Sila ay nakaantabay Monday to Friday. Tandaan na sa oras ng kagipitan, may mga taong handang makinig sa inyong pinagdadaanan. Para naman sa ating violations report, narito po ang report as of September 14, 2021. Para naman sa ating COVID-19 case updates, nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit or CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case updates sa lungsod ng Taguig as of September 14, 2021. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of September 14, 2021, nakapagtala ang Taguig ng 640,346 individuals na nakapagpabakuna na at 158,952 dito ang nakatanggap na ng first dose at 481,394 ang fully vaccinated o nakatanggap na ng kanilang second dose. Mariing hinihikayat ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Maaari lamang hintayin ang inyong schedule na nakaayon sa ating vaccination priority list mula sa pamahalang nasyonal. Ang mga taong nasa ilalim ng kategoryang A1, frontliners, A2, senior citizens, A3, persons with comorbidities, A4, workers, at A5, indigent population, ang kasalukuyang binibigyan ng bakuna. At para sa mga susunod na kategorya, antayin lamang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at sa Twitter. Patuloy ang pamahalaan lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya. Ngunit pinapaalalahan na ng bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health and safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong protektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask at face shield tuwing nasa labas. Panatilihin ang 1 metrong physical distancing. Maghugas at mag-disinfect ng kamay at iwasan mga matatangang lugar. Ang Taguig rin ay lagi nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotline sa patuloy na lalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number 878-93200 at mobile phone number na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines din na bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede ninyo tawagan. Pinaalalahan na ng Taguig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating Taguig Registry for Access and Citizen Engagement or TRACE. Pumunta lamang sa trace.taguig.gov.ph, mga TRACE kiosk sa inyong barangay sa pamamagitan ng house-to-house registration at habang iniintay inyong kategorya na magbukas, ang TRACE app ang magsisilbing basehan nito para sa pagpapabakuna. Panatilihin po natin ang bayan sa lungsod ng Taguig habang tayo nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. Muli, sumunod sa mga alituntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Tayo makababang sa ating pagtutulungan. Maraming salamat. Maraming salamat, Konsehal Darwin Ikay. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19,
maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website na www.taguiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.